What's up mga kamoto? So pupunta ngayon tayo sa LTO, magpaparinyo tayo ng motor. So samahan nyo ako kung sakali magkaroon tayo ng time mga vlog natin. So yun, bagong ligo ko ngayon. Then yung motor natin nakaligo na rin. So mas maganda malinis yung motor natin. Then walang problema, kompleto. Doon sa mga naka open pipe dyan, dapat balik nyo sa dating stock para hindi kayo mahirapan. Then, kompletohin nyo lang yung requirements, yung mga ORCR nyo kompleto. Dalhin nyo lang. Then, mag-xerox na rin kayo ng ID kung sakali in case. Then, yun. Malinis ang motor, mas maganda. Okay? Punta na tayo sa LTO. Let's go! Well, let's go mga kamoto. Punta na rin tayo sa LTO. Ayan, on the way na tayo. Naisip ko, napili ko yung LTO sa Novaliches. Doon na lang siguro ako sa may Sabarte. So mas malapit kasi ako doon eh, kung sa Sabarte ako. Ayan, masyadong marami na talagang sasakyan na dumadaan. Hindi tulad ng dati, yung lockdown talaga, walang gaano. So napakasarap ang biyahe nun. First time mangyari sa akin yun na EDSA, walang ganong dumadaan. Yan, alas 7 na tayo nakalis sa bahay. So, alam ko may mas maaga pa sa akin. Yung iba alas 6 pa, baka yung iba alas 5 pa eh. So, kagandahan nun, mayroon na tayong insurance. Hindi na tayo pipila sa insurance. Kasi isa pa rin sa magpapahassle yung insurance eh. Pipila ka pa, marami pa nakapila. Ayun, doon na tayo sa, direkta na tayo sa emission. Doon na tayo pupunta agad. Dito tayo sa Republic, dito tayo dumaan kasi shortcut eh. Ang lusot nito, Fairview na. Yan. Siya nga pala, shoutout dun sa gumawa ng aking motor. So, bago ko pala ito iparinyo kahapon, hindi ko lang na videoan. Kasi sobrang gutom na ako nun eh. Umuwi na kagad ako. Galing ako dun sa LTO kahapon. So, dinirekta ako dun sa kaibigan ko. So, shoutout dun sa Unicross, dun sa tambayan namin. Shoutout kay Junior. Ayan, yun yung gumawa ng moto ko. So, ang dami rin naayos talaga. Ayun, nasa condition na yung motor natin. At least, bago natin iparinyo yung motor, maganda kasi, mga kamoto, i-change oil nyo muna. Para at least kung ma-emission test yan, mas maganda, malinis. Tapos ipacheck nyo na yung mga ilaw nyo, headlight nyo, dapat kompleto, yung preno, dapat umiilaw pag pumapreno sa uli. So, kompleto dapat yung mga kanyo, headlight. Kailangan yun. Kasi, isa sa mga requirements yun, check yung motor nyo kung may busina ba. Ayan. So, palagi kayong naka-ilaw. Bukas yung ilaw nyo kasi bago na nga, diba, yung natin, yung sa LTO natin. So, kailangan bukas yung ilaw palagi ng motor. So, once na hindi nakabukas yan, ma-check kayo ng enforcer. Pwede kayong mauli, matikitan. Kasi yun yung policy nila. Kasi masyadong maliit kasing motor para mas madaling makita sa mga malalaking sasakyan. Para makita nila kahit umaga nakailaw. Wala pang ganong pandito sa mapunta tayo regalado. So wow, grabe, ang sarap yata pag bagong ayos yung motor mo. Shoutout nga pala dun sa dating mayari nito kasi second hand lang natin nabili tong motor na to by Alexson Manggol. Shoutout sa'yo, maraming salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, wala akong motor. Ayan mga kamoto. Alright, kuwan muna natin, mag-highway na tayo. Medyo kuwan na tayo.
Ingat na tayo, baka may enforcer, mahirap. Para mas makapag-drive tayo ng maayos. So, end muna natin to. Pitakits na lang sa LTO, guys. Ayan guys, masyadong marami na natatnga natin, marami na sa loob. So, marami pa yung nakapila. Ayan. So, yun, medyo maaga, mas sabi ko nga sa inyo, mas maaga pa sa akin eh. So, marami. Tsaga na lang, nandito na tayo. Diretso na natin, kaysa lumipat pa tayo ng ibang lugar, eh, mas marami pa dun. Pinapatupad na palagi nila, sinasabihan sila na yung social distancing, kailangan yan. Hey, what's up? Ayun, binigay na natin yung ating papel. Xerox lang o RCR, tatawagin daw. Yun ang sabi nung kandito nag-asikaso. So, yun guys, sobrang kapal na nung pagkaabot nung sa akin, sobrang kapal. So, yun, baka mamaya pa tayo matawag. So, hintay-hintay na lang tayo. Sobrang dami namin. Ayan. Sobrang dami yan. Ayan guys, advice ko lang, mas maganda, mas maaga talaga. Kasi tayo, naglinis pa tayo ng motor, tapos nagkasikaso pa tayo. Mas maganda, mas maaga kasi kailangan nyo yun. Mas mabilis kayo. Mas mabilis kayo matatapos. Ayan, advice ko lang sa inyo, gumising kayo na maaga, tapos bakbaka na, alas 6, tirahin nyo na, alas 5, para pila na agad kayo dito. Okay? Ride safe mga paps, yung mga habol pa. May number. Okay na! Dito na tayo sa emission. Thank you kay Sir Danny talaga, kung hindi dahil sa kanya, wala tayo kagad dito sa emission guys. Yan si Kuya, emission niya yung motor natin. Sa lane 7 tayo. Okay. Ayan guys, ayan, sinalpak na yung pantest sa ating motor. So, ini-emission na siya. Ayan. Sir Danny, ayan. Ngayon nagpa-con sa atin. Sabay na kami kasi magkasunod kami ng number. Sobrang dami pa nakapila. At meron pa sa labas, sobrang dami pa sa labas. Hindi pinapapasok. Mga moto, so stencil na yung motor natin. Tapos na tayo sa emission, sunod na to stencil. Tapos dun na sa LTO. Dun tayo sa LTO, magpa-inspect tayo ng motor. Kasi check yan kung kompleto yung mga headlights nyo, busina nyo, okay? Yan, i-install na ni Kuya, instancil, okay? So, mga moto, so bibigyan kayo ng sheet na to, client information sheet. So, about lang sa COVID to, kailangan nila magbigay ng about sa COVID kung may history ka ba. Ayan, pilapan nyo lang. Mas maganda no, kasi wala namang tayong impact eh, kaya no nilagay ko sa akin. Ayan. Okay, what's up mga kamoto? So, ngayon, naghihintay na lang tayo sa pila. So, number 14 pa lang yung pila tayo. Number 39. So, mahaba-haba. So, matagal to eh. Kaya, hintay lang tayo. Kailangan counting tiis, mga kamoto. Kailangan tiis-tiis lang. Kung magre-renew kayo ng mga vehicle nyo, kailangan tiisin nyo talaga. Ganun talaga. Hindi ganun kadali magpa-renew. Lalo na, ngayon, sobrang dami nagpa-renew. So, yun, malapit na rin tayo matapos. Then, turo ko sa inyo mamaya kung paano yung proseso para mas mapabilis kayo. Panoorin nyo lang itong video na to para mapadali kayo mag-asikaso ng isang vehicle nyo sa LTO. Okay? Bye-bye. Ayan mga kamoto, sobrang dami dito sa loob sa LTO. Although malaki yung area niya, so marami rin talagang sasakyan. Maramihan talaga motor. Ayan. Makita nyo, sobrang haba ng pila. Sobrang dami. So, yung mga four wheels, kaunti lang. Ay, makita nyo. Kaunti lang yung nakakapasok. So, dito sa Nova, so, maghanap kayo ng parking nyo. Ayan, sobrang dami. Sinawag na tayo sa loob. So, hindi na lang tayo para verification.
guys, so finally natapos din natin magparinyo ng OR natin. So nakuha na natin. So kagandaan, meron na tayong sticker. Ayan, 2020 na yung sticker natin. So yun, pwede na tayong magbiyahe. Andito na yung kuha natin, OR. So thank you guys. So mabilis lang, mas maganda, mas maaga. Kasi mahaba talagang pila pag na-late kayo eh. Ayun, kitang it na lang mamaya. Uwi muna ako, gutom na ako eh. Guys, uwi muna tayo. Ito na yung motor natin. Buti hindi nawala. Sa sobrang dami, buti hindi na nakuha natin. Hindi naman na tulak. So, kailangan nyo i-lock din ng motor para security. Sobrang saya kasi nagka-restock agad ako. Thank you. Doon? Oh. Oh, wala dito. Sarado. Ngayon guys, uwi na ako. Kakain muna ako. Sobrang gutom, magkasikaso. Ayan, sobrang dami pa sa labas. Yan sila. Okay, ride safe. Ayan, yung LTO sa Novaliches. So, mas madali siyang makilala kung sasabihin mong Sabarte. Ayan yun, LTO. Diyan tayo nagkasikaso. So, sobrang dami. Buti maaga tayo. Pasalamat tayo kay Sir Danny. Thank you, sir. Let's go na tayo, mga kamoto. Ayan, uwi na tayo. Dito tayo sa Commonwealth Up. Salamat kasi mabilis yung proseso natin. Mas maganda, mas maaga para masikaso mo agad. Sa pagbiyahe natin. Sobrang sarap magbiyahe pag kumpletong papeles mo ng iyong vehicle. Kasi wala kang alinlangan magbiyahe. Nakarehistro yung motor mo. Kaya kung ano man mangyari, supla naman, walang problema, may panglaban ka. Okay, medyo traffic na. Stop muna natin to, tapos sa bahay naman. Okay guys, dito na ako sa Regalado. Dito ako dumaan, shortcut ulit tayo kasi masyadong traffic sa highway eh. So pag dumaan tayo dito sa Regalado, may shortcut dito eh. Dito tayo, mas mabilis dito papunta sa amin. Ayan, napakahawan. Thank you.
Ito may simbahan dito, daan muna tayo. Hingi lang tayo ng konting gabay at pasasalamat sa kanya. So, ito. Dito sa may Fairview, may Paris dito. Good Shepherd. Daan muna tayo, guys. So, pag may nakita kayong simbahan, pwede kayong dumaan para humingi ng pasasalamat. Ayan. Ayun, humingi muna tayo ng gabay sa ating may kapal para iwas tayo sa kapahamakan. Nagdasal lang tayo ng konti at marami-raming konti para gabayan tayo palagi sa ating biyahe kung saan man tayo babiyahe. Maganda kasi palagi nating kasama ating Panginoon sa biyahe. Ayun, hindi ko muna to. Mamaya na lang ulit. Bigyan ko kayo ng mga advice, mga kamoto. Hi, what's up mga kamoto? So, ito na yung end of vlog natin. Pumunta tayo ng LTO. So, i-share ko lang sa inyo kung paano mag-asikaso ng LTO. Yung mga motor ninyo, kung paano ninyo ipapa-restro, ipaparingin yung mga vehicle ninyo. So, unang gawin nyo, guys, gumising kayo ng maaga. Kasi, kailangan gumising kayo ng maaga. Mga 5 a.m. dapat andun na kayo para makapila na agad kayo kasi sobrang dami talaga sa LTO yung mas maaga pa sa alas 5 mas maganda para makapila agad kayo. So, pagpila nyo, kasi yung nangyari sa akin kanina, alas 7 na tayo nakalis ng bahay tapos 7:30 tayo nakarating doon or wala pang 7:30. So, saktong-sakto may taong nakatulong sa atin doon. So, which is si Sir Danny Lacson. So, shout out sa iyo, sir. Maraming salamat. Kundi dahil sa iyo, hindi maaga yung pagproseso ko. Hindi napabilis. Kasi, nung pagkarating ko, guys, sobrang kapal. As in, ganito talaga. Kasi, nakakuha na kasi ako ng emission. Nakakuha na ako ng insurance. So, emission na lang yung next ko. So, pagkadating ko doon, ganito kakapal. Tapos sa ilalim pa yun sa akin. So, napakatagal pa nun. Siguro hanggang ngayon, alauna, hindi pa tinatawag yung pangalan ko. Kasi sobrang dami talaga eh. So, guys, ganito gagawin nyo. Kumuha muna kayo ng insurance ng motor nyo. Pangalawa, punta kayo sa emission. Emission test yung motor nyo. Pangatlo, pa-stencil yung motor nyo. Then, bibigyan kayo ng form nun. Pangapat, bibigyan kayo ng may bagong form ngayon about sa COVID. Kung may history kayo na hospital kayo or ganun, noon nyo na lang kung hindi. Tapos, doon na kayo sa registry. For sa registry na. So, magbabayad kayo. So, yung binayad ko sa insurance is, napamahal nga ako kasi 600. So, may mas mababa pa doon. Mas maganda yung may mga laka na sa Cebuana na. Mas mura doon. Merong 500, may 450. Yung iba-iba kasi. So, dati sa akin, sa probinsya kasi, 400 yung nagastos ko sa insurance. Tapos, yung sa emission, 470 sa motor. So, mas mahal pag sa 4 wheels. Then, sa sunod, sa may registry, dun sa pinakang final na, is 540. Yung total nun, guys, is 1610. So, 1610. Yun, magkuha na kayo ng pera. Maganda na kayo ng pera na panggastos pang renew kasi talagang mahal. Kumbaga, yun talaga yung yun talaga yung babayaran nyo. So, doon sa mga na-expired nung, ang ending is 345. I think ganun yung ending. Ending siya, basta pasok ng COVID, pasok siya, wala naman siyang, saan man gusto magtanong, wala naman siyang,
Doon sa mga na-expired nung COVID, so wala naman siyang penalty. Kaya walang problema. Basta pasok sa COVID, sa COVID-19, yung vehicle nyo na-expired. So, walang problema. Wala tayong binayaran na fee. Okay? Wala tayong binayaran. So, yun lang yung naging total ko, 1,610. Yun. Yung iba, mas mababa pa dun yung babayaran kasi mas mura yung insurance nila. May mas mura pa eh. So, yun lang guys. Tip ko lang sa inyo, aga kayo. Mas maaga, mas maganda kasi mas mabilis yung maasikaso yung motor nyo. Dun nga pala sa, kung ako, sa Nova, Nova Liches ako nag-asikaso. Sa may, sa Barte. Yun kasi yung mas mabilis. Marami doon mga pumupunta, Bulacan, Valenzuela. Yan, ang dami nagpaparin yun. Sobrang dami, makikita nyo naman sa vlog ko, sa pinakang video ko. Sobrang dami talagang motor. Sobrang dami. Kaya guys, agahan nyo lang talaga. Kompleto kayo sa requirements ORCR yung dati. Paserox nyo pala, tatlo. Yung sinasabi ko sa inyo, paserox nyo ng tatlo yung ORCR nyo. Iserox nyo yun. Kasi kailangan yun sa emission. Kailangan yung Xerox na yun. Oh guys, nagpapasalamat ako ng sobra kay Sir Danny Lacson. Shoutout sa iyo sir. Maraming salamat kasi binigyan niya ako ng number. Number 36 kasi mas maganda yun. Mas malapit. Kasi tinatawag agad eh. 1245. Bibigyan ng number dun sa emission. Maraming salamat talaga sir. Thank you. Kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi ko agad maasikaso yung motor ko. So, then do sa kay Ram, maraming salamat kasi sobrang haba nung aming kwentuhan kasi sobrang tagal din kasi ng proseso. Medyo siyempre kababalik lang, maraming mas nauna pa sa amin do sa pinakang final 540 yung binayaran namin para makuha mo na yung pinakang receipt mo, yung pinakang OR mo, then yung pinakang sticker. So meron tayong sticker 2020 na yon. So guys, yun, nakita nyo naman sa vlog kanina. Meron na tayo. So maraming sa iyo. Shoutout sa iyo, Ram. Maraming salamat sa iyo, Ram Mercado. So thank you sa mga tips na binigay mo sa akin, yung pagkasikaso ng motor. So guys, please subscribe and hit na lang yung notification bell para mas updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So, sana makatulong itong video na to sa mga nag-aasikaso. Then, comment na lang kayo kung may suggestion kayo. So, may gusto kayo improve sa video ko. So, sana makatulong guys. Malaking tulong to kung mapapanood nyo lang. At least, maranasan ko yung pwede nyo maranasan pag nag-asikaso kayo ng registro nyo ng motor, vehicle, or yung four wheels. Kung ano pa man yun. So, maraming salamat. Thank you. Salamat. Bye-bye. God bless. Ride safe, mga paps.